Pinatawan ng mahigit 9 milyong pisong multa ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ang Maynila. Dahil yan sa kawalan ng supply ng tubig sa ilang lugar nitong Mayo hanggang Hulyo. Bunsod niyan, makakatanggap ng rebate o balikbayad ang mga na-permission customer. Nakatutok si Cedric Castillo. Kung walang tulo sa gripo, tuyot ang negosyo. Ito ang naging problema ng car wash owner na si Ron matapos magka-problema ang supply ng tubig sa kanilang lugar nitong mga nakaraang buwan. Walang income. Igib ang diskarteng ginawa namin. Sakop ng water concessionaire na Maynilad ang lugar nila Ron. Sa ngayon, balik na raw sa normal ang supply ng tubig. Pero dahil daw sa maraming araw na mahina ang isinuplay na tubig ng Maynilad sa kanilang mga customer, pinagmumulta sila ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS ng mahigit 9 million pesos. Maynilad Water Services Inc. was found to have breached its service obligation of ensuring the availability of an uninterrupted 24-hour supply of water at 7 pounds per square inch or PSI, minimum pressure for more than 15 days. Para yan sa water interruption nitong Mayo hanggang Hulyo sa mga customer sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque at ilang lugar sa Cavite. Babayaran ng Maynila ng multa sa pamamagitan ng bill rebates o isosoling bayad sa mga apektadong customer sa Nobyembre. Will this be a one-time rebate? Yes. Whatever that amount of the rebate, that will be used to offset your existing water bill. If that amount is bigger than your water bill, then it will carry over until you consume it. It's like an overpayment. Hindi pa malinaw kung magkano ang rebate kada Maynilad customer, pero hahatiin daw ang 9 million pesos na penalty sa bilang ng mga apektado ng water interruptions. Ayon sa Maynilad, tatalima ito sa desisyon ng MWSS. Pero paliwanag nila, labis na naantala ang supply ng tubig noon bunsod ng algal bloom o paglulumot sa Laguna Lake, bagay na hindi raw kontrolado ng kumpanya. Patuloy naman daw namumuhuna ng Maynilad sa treatment technology upgrades ng mga planta nito. Pero ang pinakamainam pa rin daw na solusyon ay ang pangangalaga sa naturang lawa. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.